Reservation na kami. Under Chester ang paarap. Pa-fill outan na lang po ako. Yung rate pala nito, kapag holiday, nag-iiba pa? O hindi na? Bali, kapag holiday po kasi 1-2 per head. Kaya magiging 6,000 yung nirentahan namin, gano'n? Yes po. Buti na lang pala. Ngayon naman po kayo nag... Oo, kaya okay na siya sa... 999 per head. Nakita na po ba natin yung, yung accommodation po natin? Pwedeng ma-check ulit para sure lang. 2024. Ito yun, yung Bell 10. Okay. Yes. Magkano ulit kapag ka-holiday? Nagiging 6,000? Yes po. Okay. Pero kapag basta less than 5 kayo nag-occupy, ganun pa rin yung bayad? Yes pa. Ilan po ba kayo, sir? For kami, dalawang bata, dalawang adult, then may infant kami. As in, 10 months. Bali, 3 feet below. Bali, free naman po yun. Free naman yun. Tapos yung apat po ay, 1,000 per head. So, 4,000. Okay. 4,000? Hindi 5,000 ba biyara na yun? Hindi po. Kasi, holiday lang po yung 1-2 namin. Bali, Saturday, okay. Sunday, and holidays. Okay. Pero kamo, yung isa kamo, yung may CR, magkano na yun? Pati nga ulit na may CR? Ito po. Bali, medyo marami po kasi kaming room na may CR. Kaso, pang malaking family. Hindi talaga to pwede. Ang minimum dito, 10 talaga. Kapag ka-inoccupy namin to, kahit halimbawa apat kami, magkano bayad namin dito? Fix po tayo. Fix tayo sa 10,000. Yes po. Ganun mo. Thank you. Pero sa 4,500 po siya, refundable po yung 500 upon check-out. Okay. Tapos, mamaya pa po tayong 2 PM makakapag-check-in din sa accommodation. Mm-hmm. Pero pwede na po tayong pumasok sa loob ng park ng as early as now para ma-enjoy po yung water activities. And then, saan kami pwede mag-stay? Meron po kami free white tent tables and chairs po. And then, depende din po sa inyo kung gusto nyo pong mag-rent po ng mga cottages or lockers. And po, pwede naman. Tapos, pwede naman tayong mag-credit or debit card na? Yes po, pwede naman po. Pero sir, inform ko lang din po kayo na sa loob po, cash basis na po. Lahat na doon cash? Yes po. Paano dito pala lang yung po kayo pwedeng mag-card. Paano pala yung mamayang gabi? Halimbawa, yung may bukas pa yung mga kainan sa loob? Sa gabi po kasi, as long as may mga taong bumibili po, pwede po siya kumabot ng until 8 PM yung open po ng food court natin. Kaya pwede pa po tayong magpa-reserve doon yung tinunin natin para sa food court. Pero mamayang gabi, pwede kayong pa-deliver ng food. Pwede naman kayong pa-deliver ng outside food. Kung siguro sir, kung nagutom kayo tapos wala na po talaga mabibilhan sa loob, yun po pwede. Yung time na. Ang water, pwede na may pasok, no? Yes po. Okay. 1 liter per person. Okay. Thank you. Tatawag tayo for reservation. Oh, tumawag naman kami noon eh. Tapos yung payment, walang online payment talaga sa ano. Oo, kapag overnight. Dito lang kami. Na pala tandaan na overnight din, right? So hindi na to pwedeng tanggalin pala. Pag nasira lang, pwede naman po siyang palitan basta i-present niyo po sa amin yung nasira. Okay. Aling dito yung makukuha pala naming belt tent? Yan po. Ayan. Yung good 4-4 po. Alin yung good 4-5? Ganyan din po siya. Pares lang. Medyo mas malaki lang po sa kanya. Yun na lang yung kunin namin, yung good 4-5. Okay lang ba? Pwede naman po. Sa 5,000 po. Oo, yun naman yung reservation namin. Ay, ako na. Yung pe-present. Yes po. Yan po yung pe-present kapag kukunin na po natin yung susi. Tapos, mamaya pa po yung 2 PM. Dito rin. Kahit dito na lang po since nasa loob na po tayo. Sa likod na lang na. Thank you. Ayan guys. So, papasok na muna kami sa tent namin. Grabe. Akala nyo maliit na yan. 6 meters to guys. So, tingnan nyo naman gaano kalaki. Pang ilan talaga to? Pang-anim, no? Tingnan nyo sobrang. Kahit gumapang ka dito sa buong tent na sink. Huwag ka lang lalabas ng tent. Walang problema. Ayan, tapos may aircon kayo tsaka electric fan. Kaya talaga malamig. Tapos parang amoy malinis naman, no? Amoy baikon. Amoy baikon. Tulog. Di ba tayo gumadali? Guys, so ito pa eh. Si Mikmik, yung buong tento, talagang gagapangan niya. Yun lang ang bawal, yung saksakan. Tingnan niyo naman guys, sobrang laki. Ito pala yung soft kasi wala nang aircon. Ayan guys, may natagpuan na agad siya. Tingnan yung busy na agad yan. Akala ko remote. Pala? Mik? Ayos no? Guys, so dito kami ngayon sa loob ng tent. Akala nyo, mababa lang to. Sobrang taas nito. Hindi nyo maaabot yung pinakadulo sa ano. Ito, alam mo, dito ako nakatayo guys. Di ba ang taas pa? Siguro mga mga 10 feet. Pero syempre, pa-triangle siya. Pa-cone. Sobrang laki nitong natin ako si Mickey Mouse. So, ayun, ang kulit-kulit. Nalagyan na namin ng harang yung mga gamit namin doon.
Tapos may isa kayong ilaw dito, tsaka aircon. Ayan. O kahit magpagulong-gulong kayo, kasi anim yung mattresses namin dito, eh. Ginawa na lang namin isa. Ayan. Ganyan kalaki. So, sarili na kayong unan, tsaka kumot. So, hindi kayo dito lalamigin. Kasi mamayang gabi siguro, dahil may sarili kayong aircon dito, malamig din tong loob nito. So, kapag nainitan kayo dun sa paliligo nyo, so, iyok-iyopay nyo lang. Punta lang kayo dito sa loob. Make-make. Ayan, ang bata. Ayan, ay, naku, napakakulit. Siya na yung nakalibot dito sa buong tent. Ay, kasi supposedly 5 meters lang. Pero ito yung binigay sa amin, eh. Ewan ko kung bakit. Baka wala naman daw occupant. So, dito daw kami sa 6 meters. Kasi doon sa 4 meters, ano lang, ay, 4 meters, 5, ano yun, eh. Good for 5 persons. Okay. Alam ko, baka nasa 6,000 to. Kapag ito talaga yung kinuha mo. Ayan. Laro-laro lang muna kami ng COD. Mik-mik! Ano, enjoy ka dito, mik-mik? Sayo mo ah! Sayo na ka pa! Sayo mo ah, dahil mo energy ah! Tinuruan mo kung paano tumakas! Ako, ayan na tayo eh. Sinasabi ko na eh. Tuwang, tuwa. Oo. Tuwang, tuwa si Mika Mik. Kidnap! No! Hindi kaya, kami dalawa na nag-click yung winner. Wait, did that go to start? Oh, yung alaga niya, iniwan niya. Nag-release talaga siya. Oh, sorry, dear. Pwede ikaw. Dapat may hands-on. Talo ka na, Mik. Go, Mik. Kaya yan. Go, Mik. Kaya yan. Go, Mik. Go, Mik. Kaya mo no, Mik Mik. Kaya mo yan. Go, Mik Mik. Go, Mik Mik. Abutan ka na niya. Go, Mik Mik. Kaya mo yan. Go, Mik Mik. Kaya mo yan. Go, go. Go, Mik Mik. Kaya mo yan. Yan, idlip muna kami tato dito kasi puyat-puyat eh. Sila tatay and Ali nag-sledge na doon. Sunod na lang kami sa kanila mamaya. Okay guys, so ito, late lunch na kami. Supposedly, 11:30 ko ito pinareserve eh. So ito, ano to, bila o meal to. Bali, ang price niyan is 800 pesos. Meron kang apat na barbecue, isang liempo, tilapia, talong, mangga, bagoong, tsaka kamatis. Tapos may kasama na rin yung apat na kanin. Okay, ito extra order lang namin to, buffalo wings. Ayan, gutom na. O, sige na, kain na. Na, may kami. Okay, so may Ming-Ming kami dito. Scottish fold yan. Tingnan nyo yung tenga niya, oh. The crossbred ng Chinese Sharpei. Bulubot yung tenga. Ayan, ano mo siya mag-isa lang siya. Crossbred nga lang ito ng Sharpei. Kasi yung tenga niya, fold pero kulubot. Oh, ha? Ayan, mga magandang lahi ng Ming-Ming. Na, Ming-Ming. Nakain namin kasi kawawa naman, eh. Ayan na, guys. Nagsisindi na si Kuya ng bonfire, oh. Sasalangan na lang daw namin ng ano. Pwede mo magluto ng marshmallow dyan, kuya? Oo. Ha? Oo, pag magkano na. Pag meron na. Oh.
Ito yung feels ng ano dito, Splash Island pag gabi. Guys, so ito yung ano, Splash Island at night. Oh, may mga tao pa rin naliligo dito. Oh. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo, yung tipi hat na yan. Oh. Yan yung hilera ng tipi hat dito. Yung iba, oh, ito yung gusto nilang accommodation kasi malapit sila dito sa malaking pool. Oh, yan, oh. Bukas na yung mga ilaw nila. Oh, tapos yan, nag-night swimming sila dito. Oh, mayroon pa guys dito, oh. May sarili silang bonfire din dito. Oh. Oh, ito pa yung isang area ng ano. Mga pwede na mag-overnight. Ito kanina wala nagpa-bubbles eh. Baka bukas na lang. Oh, ito naman yung ano. Ayan. Tapos may video ka pa pala dito. Oh, ito yung ano nila. Oh. Ito yung bonfire nila dito. Tapos video ka sila. Sarado na yung mga ano dito. Hot dog area. Pero yung nandun, bukas pa eh. So, sabi baka hindi pa pwede magpasok. Pero malamang abuti kami ng oras eh. Mga alas 8 daw magsasarahin. Alas 8 na din po. Saka magpapaalam muna kami sa agad. Oo, paalam lang kami. Ayan, kasama ko si Ali Mox. Mag-a-adventure kami sa labas ng Splash Island. Ayan na. Ang iitim na natin. Itim na natin. Ano, masakit pa yung pamahang ko na? Dahil ko rin po buwangin. Oh, sige, pagpagawa na. Ito guys, so basta ito papakita nyo lang yan kasi bawal yung re-entry. Oh, ito naman yun kapag kakailangan na yung shuttle. Papareserve lang kayo, may mga contact information yan. Ayan, oh, kompleto. Yan nyo lang sila kukontakin. Kasi yan yung mga reads nila. Okay, so sabi ni Kuya, from here, didiretsuhin mo lang daw yan, nandiyan na yung McDo. Okay, papakita mo lang yung wristband mo kasi kapag overnight ka yan, meron ka na mga wristband na pang overnight eh. Tcharan! Ah, ito pa ganito? Dire-diretso yun lang daw yung may ilaw na mga puno. Ayun. Ayan, McDo na daw yung dulo niyan. Yay! O, oh, ayan yung Splash Island paggabi. So, ito yan guys ha. Mula dito, sabi ni Manong Guard, Splash Island. Yung may mga ilaw lang na puno na yan, yan na yung lalakarin natin. Sabi ko mga 5 minutes ba or 10 minutes yung lakas eh, kahit wala pa. And depende siguro sa paglalakad mo. Okay, feeling ko naman hindi naman kalayuan. Okay, orasan natin guys ha. Right now, oras madilim eh. Ano na, 7:40. So tingnan natin anong oras ay makakarating doon. Oh, ito guys, maliwanag naman yung daan. Tingnan nyo, may nagja-jogging pa oh. Kaya hindi naman nakakatakot. Yung body ko ngayon eh oh. Ayan, lakad-lakad lang muna kami. Ayan, ang ganda nga eh guys. So, may mga ano, may mga puno na may ilaw, yung acacia. Oh, di ba? Saya maglakad dito. Oo. Pwede nga mag-jogging-jogging, ganun. Ganda ng mga puno, oh. Oo. Para kang may ano, papasok ka sa payaba ng mga puno. Nakaka 5 minutes na kaming lakad. Siguro sa totoong buhay, mga 10 minutes yung lakad dito. Ayan na siya, yun. So, ayan na yung mall. Diyan kami bibili ng ilang supplies. 7:40. Eh, 7:45 na ngayon eh. Ah, 5 minutes na. 5 minutes. So, mga 10 minutes talaga yung lakad. After ng mga 10 minutes na lakad, guys. Ayan, wala pa palang 10 minutes. Nandito na kayo. May mga kain-kainan na rin dito. Pero doon kayo pupunta sa may McDo. Ayan, nakita nyo yung McDo. Tsaka sa may Southwoods Mall. Para makapag-withdraw. Ito yung may 7-Eleven na pala. Pwede na kayo mag-withdraw dito. Pwede na rin kayo bumili dito ng mga pagkain. Ayan, ayan. Yes! So, dito na kami mag-withdraw. Tsaka bibili ng kailangan namin. After ng 7-Eleven, guys, ito na yung mall. Wala pala silang ATM dyan. Normally kasi, di ba, yung 7-Eleven may ATM na rin. Pero sila dito, wala. So, kaya kailangan na yung pumunta dito sa may Southwoods. Ayan. So, baka dito na rin kayo bumili ng ano. Kung bukas pa yung grocery. Ayan guys, so, dito na kami sa mall.
ano, mga lagay nyo na sa 10 to 15 minutes para safe kung gusto nyo yung enjoy na lakad lang. Ayan. Dito kami magbibitro. May video naman daw. Tapos may mga bukas pa rin na establishment. Hanggang ano oras pa na to, ma'am? 9. Hanggang 9. So hanggang 9 naman daw to open. Sige, maghanap muna kayo ng mga kailangan namin, guys. Second floor muna kami. Oh, alam nyo na, meron din dito ng ano, arcades. Malamang baka may fishing dito, guys. Oh, pero din na kami papasok. Baka mapasabit pa kami ni Ali dyan eh. Ayan, oh. Oh, ayan guys, so may may ano dito, bonfire. Tapos may pa-movie. Ano yung movie to? Yeah, may projector sila dito. Tapos may mga chairs. Hi guys, lumabas kami ni Ate Clay. Kasi sila tatay, tsaka si Ali nag-ano, nag-grocery. Eh, wala kayong magawa sa tent. Lumabas din kami. Bakit? Sila lang ba may karapatan lumabas? Tinan nyo yung ganda, oh. Videohan lang natin, te. Pakita natin sa kanin. Ang ganda pa rin. Parang ng Splash Island paggabi, guys. Mag-overnight kayo dito. Magantuno. O umiilaw sila sa gabi. Ang sarap naman dito. Fresh air. Grabe, ang lawak. Ayun, si Ate Clay tumatakbo. Ayun, oh. Ang lawak. Ayun yung Splash. Ang sarap mag-bike dito. Sarap mag-jogging. Oh, fresh air. Sarap. Ano, mika-mik? Ah, mika-mik. Ano? Fresh air dito na. Sarap dito na. Fresh air. Apo? Yes, jogging. Jogging yard. Sabi ni tatay, doon daw kami sa mga kainan. Mukha bang may kakainan dito? Feeling ko layo doon ah. Ilang minuto na ba tayo naglalakad, te? Oh, ayan guys, tulog na silang lahat. As usual, ako ang huling-huling matutulog sa pamilyang to. I make sure na lahat sila ay komportableng natutulog at may kumot at matiwasay. Anyways, mahaba pa ang araw natin mamaya dahil katulad nga nung nabanggit namin sa inyo, 2 days ang access natin dito sa Splash Island kapag nag-glamping kayo. Ayun, good night na rin guys. Try ko na rin matulog and kita-kits tayo bukas or mamaya pala. Good night! Good morning guys! Second day ng ating glamping dito sa Splash Island. Grabe yung ay. Ang itim ng mata natin. Puyat, ano na, paidlip-idlip na tayo araw-araw. Power nap lang dahil sa bata na. Walk up like this. Okay, eye bags pa mo. Hanggang 12 tayo dito sa ating tent. And si Tati Chester nag-inquire na doon sa unahan kung saan kami pwedeng lumipat mamaya. Kagabi nga pala guys, lumabas kami. Pumunta kami doon sa Southwoods Mall. Malapit lang yun dito. Siguro mga 10-minute walk from here sa Splash Island. And alam niyo, ang ganda ng area na to. Parang gusto na nga namin lumipat dito. Kasi parang ang sarap mag-jogging, gano'n, tapos ang tahimik lang, and then kompleto siya, may mall, may hospital, may mga kainan, may malapit na school, gano'n, ewan ko, parang bet namin dito. Pero kagabi, yun nga, napunta kami doon, tapos nag-dinner kami, supposedly sa mall kami magdi-dinner, kaya lang, yung mga pinuntahan namin, close na, hanggang 9 PM yata yung mall hours nila, so hindi kami umabot. Buti na lang, may 24 hours na McDo sa labas ng mall. So, doon na kami kumain. Kaso, hindi na kami masyadong nakapag-vlog kasi umulan. So, nanakbo kami dahil bit-bit ko to si Mik-Mik. Tapos, ang ginawa namin, nag-take out kami ng food para may makain kami today. Tapos, si Tati Chester and si Ali, nauna silang pumunta kasi sa mall, nag-grocery sila.
para bumili ng mga supplies natin dito. Pag dito kasi kayo, may kamahalan talaga yung pagkain. Eh pag dito kayo kasi matulog, pag nag-lamping kasi kayo dito, pag gabi na, pwede na kayong bumili ng pagkain sa labas. Pwede na kayong magpasok dito ng kahit na anong pagkain na gusto nyo. So bumili na kami ng ano, ng chips, ng drinks namin, ng ano, food nga namin sa McDo, pwede namin kainin today. Tapos yung tricycle driver na ano, na para namin kagabi, tinulungan niya kaming makabili ng yelo, dinala niya kami sa 7-Eleven para lang makabili ng yelo. So shout out kay Kuya. And dito nga pala, pwede kayong mag-tricycle. Merong pila ng tricycle sa labas ng mall and also dun sa tapat ng McDo, pagkatawid, may konting tricycle na nakapila doon, kahit gabi na. So, ang binayad namin kay Kuya from McDo or doon sa may mall, pabalik dito, 100 pesos. Oh, ayan o, ang aga-aga, nagre-race na agad yung dalawa. Okay, so pag gusto nyo ng mga cottages dito, dito kayo pipila sa may Nipahat Lane. So ito yung mga, alam ko hindi pang mga overnight din o may mga ilang overnight din dito. Pero kasi dun sa may glamping, dun ako kagabi talaga nagpa-reserve ng mga pang overnight. So check natin kung magkano yung mga rates ng mga to. So ate mga pang ano lang to, pang day tour lang to? Pwede rin naman po yung ibang aircon room, pwede rin sa overnight. Sa overnight. Ah, okay. So itong ano, Nipahat na to, pang ilang tao to? Nipahat po ay 1,000, good for 8 po. Good for 8. Tapos ito namang A-frame. A-frame po, 4,000. 4,000. Aircon room. Ah, aircon room kasi to. Okay. Tapos ito namang Tiki Hat. Tiki Hat, 4,500. Ah, okay. Ito yung lilipatan namin, no? Tama ba? Okay. Tapos ito naman yung team, ano to, cabin? Team cabin po is 5,000, good for 5 po. Ah, pwede rin ito pang overnight? Pwede rin. Ah, okay. Pag overnight rate itong Tiki Hat, magkano? Depende sir. Pag weekdays, 9,900 per head. Pag weekends, 1,000 per head. Ah, ganon. So, per head tayo. Okay. So, lahat ng to, pwede ka mag-overnight dito? Yes. Kahit yung Nipahat, o pwede rin hindi? Ah, okay. Tapos ito namang treehouse, magkano naman dito? Pwede rin mag-overnight dito, hindi? Ah, hindi pa ninyo na tayo. Okay. Tapos ito namang white cabin, magkano naman dito? 7,000. For 7 person. Pwede rin mag-overnight dito? Okay. Tapos yung kasitas naman? Kasitas, 3,000, sir. For 6 people. Ah, aircon din para to. Oh, magkano na dito? 3,000. 3,000 lang. Good for how many to? 6 din. Okay. Tapos yung isolated dome? Ah, ito yung parang pang-glamping, no? Ito yung isolated dome? Yes, po. Good for 8 naman to. Okay. Ito yung magkano na rate nito? 8,000 lang. Tapos last na lang yung family cabin. Magkano dito? 1,000 per ano. Itong family cabin. Family cabin. Ah, 7,000 ganun din. Parang kasitas. Ay, di mo wala pa. Kasitas. Okay, sige. Thank you, ate. Ito palang duplex. Magkano na to ngayon? Duplex, 6,000. 6,000 na to. Okay. Tapos yung Hawaiian. Hawaiian po, 10,000. Okay. Tapos itong locker rental ngayon? 200. Okay. Thank you. So, doble na pala itong mga rates nito ngayon, guys. Pero, ang alam ko, pwede kayo na kayo dito ng rate na yun for overnight. So, kinonfirm ko na, guys, sama, overnight rate na nga yung mga yun. Ito, halimbawa ito, ito yung Hawaiian. Ito yung parang tiny house nila. Yan yung may glass sa labas. Tapos may sarili kang, ayan o, toilet. Ano to, 1,000 per head. Pag less than 10 kayo, 10,000 pa rin yung babayaran. Pag more than 10 naman kayo, may additional 1,000 per head. So, dyan yung mga aircon with the CR natin. So, ito yung binubuksan ni ate. Ito yung 4 meters, no? Ah, mayroon din pala pwedeng ganito, ate. Okay. Ano to, i-request mo? Yung folding bed? O hindi? Hindi po, dyan na po talaga siya. Ah, ganito talaga. Okay. Kasi yung sa amin, puro foam lang eh. Opo. Ah, ito pag pala 4 meters, ganito yung itsura niya sa loob. Meron po kayong siyang ano, folding bed. Folding bed. Ah, meron ding may, ano, may foam. Kaya pwede kayong magtanong kung ano yung gusto nyong request.
Oo, kasi kami may baby, parang mas okay sa amin yung foam lang kasi lalakad-lakad siya. Ito good for 4 persons naman to, no? Okay, 4,000 to pag regular day and then 5,000 kapag holiday, no? Okay, tapos ito naman ate, ito yung 5 meters. Pwede makita rin? Oh, ito naman guys, yung ano, yung para dun sa 5 meters. Oh, ito meron din, no? Supposedly ito yung room namin kahapon eh, pero dahil hindi pa nakatayo yata yung mga 5 meters, kaya nilagay kami dun sa 6. O yan, meron din kayo pwede 5, ano na to, na beds. Actually, yung diameter nito yung 5 meters, no? Okay. Kaya ang laki. Pala nyo guys, tas mataas siya, no? O yan. Ang ganda rin. Okay, kapag ka magka-camping kayo, kung sakto naman kayong wala kayong baby, mas maganda yung folding bed din. Pero maganda yung room, ha? Ano yung malalambot yung mga foam nila. Ito naman yung 6. Ito, magkakasunod na pala yung laki nito. Yan. Yan, okay. So, ito yung naging room namin, ganito kalaki. So, ito, mayroon yan, ano. Ah, hindi, 5 meters lang din to, ate. Oo. Ito, 5 lang din po. Yung amin na lang maging reference nyo para sa 6 meters. O, yan. Medyo malaki rin yan. Tapos, may sariling mga electric electric fan. Tapos, mayroon ding aircon. Kaya, malamig sa loob, guys. Hindi, ano, sulit na sulit na, kumbaga. Kasi, parang 1,000 per head din. Parang 2 days na rin yung ano nyo, no? 2 days na rin kayo pwede dito. Ayan. Hoy ate, sobrang salamat. Thank you. Mabait nyo dito sa Splash. Napaka-accommodating, kumbaga, sa mga questions. Okay, thank you. So, ito naman guys. Ito yung Kayos World. Ilang meters itong nasa taas nito? 6 meters. Tapos, mayroon din siya accommodation dito sa baba? Opo. Good for 10 to. Ano to? May sariling CR, ganon? Opo, meron po siya dito sa loob ko. Pero sa taas ko, dito po. Dito. Pero iisang package lang yun, ganon? Kaya pwede rin naman, kung nandun kayo sa taas, may CR na lang kayo di sa baba. Saan yung entrance nito? Ito po. Dito sa may kabila? Pero yung taas? Yung taas ito. Pang ilang meters yung taas nito? 6 meters. Kaya, yun, makikita natin yun? Opo. Saglit lang ha, saglit. Ito, para makita nyo lang guys. Ito, akala ko, ano to, another attraction, pero yun pala, ano lang siya, parang accommodation nyo. Parang kapag ka nirentahan mo to, buo na. Opo. Magkasama na, no? Oh, yan guys, oh. Pwede po siyang pang 6 meters. Ito yung itsura nung ano namin. Dalawa pala yung aircon nila dito? Opo. Wow, amin kasi isang electric fan, isang aircon lang. Ito yung good for 6, ganito kalaki yun, no? Mataas yun, guys. O kung gusto nyo, parang nasa ang feels nyo, meron kayong puno, tapos may tent. Ito yun. Kaso lang, syempre, pag may baby o may bata, parang hindi ganun ka-recommended to kasi may stairs na ganito, eh. Siyempre, din yung may iwasan yung likot ng mga bata, di ba? Tapos, kasama pa pala itong nandito. Hindi na natin ito mapapakita, guys. Pakita ko lang sa inyo yung pinto. Sige. Ayan, ito, may sariling aircon to. Pero mas malaki to, no? Pero mura na yung kung 10,000 lang to, ganun. Kasi kasama na tong ano eh. Yung room sa baba. Sige, thank you ate. Ayan yung Kayos World. Ito naman guys, yung mga Tiki House nilang tinatawag. Ito pala yung magiging room namin. I-on ko na yung aircon kasi dito kami mag-extend later para hindi na mainit. Ayan. Ganto lang yan guys. Pero mamaya pa naman kaming mga 12 pupunta rito. Ayan, no? Marami naman mga ganyan. Actually, para yung nakuha namin medyo luma na. Kasi nga, nakapag-book na yung marami online. Pero yan, maganda naman yung itsura niyan. Mga bagong pintura din. Para naman guys, sa mga walang ano, yung mga open lang yung mga nirentahan nyo. Ito naman, meron tayong locker room. Okay, so check natin. Alam ko, 200 to per person o per locker. Ayan, meron ditong marami-rami ring lanes. Okay, para lang ilagay niyo yung mga gamit niyo safely dito sa loob. Ayan. So kami kasi may sarili naman kaming bahay dito, accommodation. So no need na kasi may susi ka rin doon. 200 to per locker. Dito na rin kayo kukuha ng susi. Tapos ito na yung female shower room. Okay, marami talaga sa loob niyan na mga pagliliguan. Kaya hindi kayo mawawalan. Kasi syempre, pag mababalaw ng hapon, so kailangan yung ng maraming CR.
Dito naman sa kabila, guys, ito yung sa Milo. Ito, pasukin natin para makita nyo saan na wala naliligo. Char, ito meron tayo ditong ano, isa pang alam ko 5 meters to. So yan yung mga isolated na mga tents. Pwede nyo ring rentahan yan. And then ito naman sa mga male shower area. Ito nga pala, guys, yung parang ano, ito yung 10,000, may sariling CR. Yan, yung may glass. Parang glass yung sala niya. Tapos may aircon room din sa loob. Ito naman yung sa mga lalaki. Enough ko muna yung camera. Baka mamaya magkagulatan tayo. May naliligo. Ito yung sa CR namin. Tapos ganyan yung itsura ng shower room sa loob. Sa female, I don't know, syempre. Sila na igara naman yung pwedeng pumasok. Tapos ito may parang common area din. Pero to, ito yung may mga... hindi naman kayo mawawalan. Ito, I don't know, parang hindi ito shower area. Ano lang to, changing room pala. Ayan. Kasi may lagyan. Ito, bihisan lang ito. Ito naman, syempre, kailangan safe tayo. Meron din tayo ditong first aid station. Tapos, syempre, sa mga mag-breastfeed, meron tayong lactation. So, magkasama na lang yung clinic nila plus lactation room. Oh, ito, guys, yung sinasabi kong rooms na may sarili kayong CR, tsaka ano, aircon room, tapos may sala kayo na parang glass sa labas. So, yan. Yan, mga madadaanan lang naman natin. Ito yung parang open din nila na, ewan ko, parang treehouse nila. Pero hindi pa daw nakapag-overnight kasi open nga. Pero kagabi kasi may naka-occupy dyan din na yun. Alam kong bakit. Ito yung mga for rent na 1,000. Ito yung mga open lang. Tapos yan ay mga food, guys. So, ano dito, guys, sa cash only basis. May isa lang dito na nag-accept ng GCash yung pizza. Ito, mamaya bibili kami nito. Yan yung, ano dito, pizza. Oh, the rest, cash only basis. So, pag gantong maraming tao, ang payo ko sa inyo, guys, magpa-reserve na agad kayo ng food as early as ganitong umaga. Kasi pag nagsabay-sabay ng tanghali, ang hirap bumili ng food. Tapos ito, ito na yung sa amin. Ito yung 6, ito yung 4. At dito kami, o yan o, kumakain na yung mga boys o. Good morning. Ano, Mick? Ito yung telecom namin. Ah, ito kagabi. Pwede kayo magpasok kapag gabi lang. Okay? O, samantalahin nyo na. Charot. Okay? Pero syempre, food pa rin. Basta open pa lahat ng mga stall dito. Hindi pa kayo pwede magpasok. May grocery pa kami. Talagang sinulit eh. Okay? O, yan. Meron kami dito. Yan na. Yung mga binaon. Okay? Pero syempre, hindi kayo makakapagpasok niya pag di kayo nag-overnight. Kaya yan din. May advantage din ng malaki talaga pag overnight kayo dito. Puntahan lang natin yung dome dito. Hopefully, wala naka-occupy. Oh, yan, guys. So, medyo walk up like this ako eh. Ito yung dome. Ito, good for ilan to, kuya? For 8 person. Ayan, no. Medyo malaki to. Papasok lang pa. Ah, malamig na pala, no? Ayan. Oh, ito yung itsura ng dome, guys. So, bali, pang 8 to. Oh, mas maganda. Actually, ano eh, di ba napaka elegant ng dating. Meron pa kayong parang roofing. Okay, so ito yun. Ito sana irerenta rin namin to eh. Kaso lang, iniisip namin, apat lang naman kami. Eh, wala naman kaming na-invite na sumama sa amin. Tsaka, syempre, ang mahal din. Sayang naman. Kaya doon na lang kami sa 5,000. Pero to, 10 ba? 8,000? 1-2 per head dyan. Ah, 1-2 per head ngayong holiday, no? Pero, kahit the holiday. Pero ang occupants nito is 8. Pwede po siya mag-champ. Ah, pwede mag-champ. So, malamang 10,000 talaga pala to, guys. Parang doble. Nung ano namin, nung room namin. Okay, guys. Lilipat na kami sa kabila. Papaalam po na kami dito sa aming tent. Oh, so, yun ang experience dito, guys. Kahit isang gabi lang. Sobrang sulit talaga. As in, kumbaga ano, best value for money kapag mag-Splash Island ka, mag-overnight ka, mag-tent ka. Oh. Ayan, lilipat na kami sa Tiki. So, Tiki House. Kasi yung pag-anyan, Tiki. Kaya Tiki.
to. Woo! Pinayagan lang kami nung kasi nung taong pang anyan yan. Alam ko pang pang-tri lang yun. Pero dahil nandito naman kami ngayon gabi, so parang lalagyan lang namin ng gamit namin. 1.5 lang yun, guys. 1.5. Hanggang 6 p.m. na yan. 5.5. Hanggang 5.6 p.m. Ayan. O, lipat na tayo. Para makaswimming na. Let's go. Bye! Bye! Thank you, Ken!